sa PNP during ng aking recruitment. During your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po kumulang pakinggan dito sa boses sa pagpasok sa any government agency. Rap pa lang po yun. Hindi po yung ano. Kaya nung time na yon nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yan. Kasi nag-comply po ako doon sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us, hindi lang po ako. Kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan, yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po na-exonerate kami. Doon sa, for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. Yung pinail na naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present, nirepresent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa madismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga kinakain, mga binato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, Sa halip na bigyang pansin, yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresenta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako Ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito, ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta ro sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po siya kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masya
pong mabigat yung ano, mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng ano, kasi ayoko pong sa akin magbula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magbula yung identification. At yung mga nandun litrato, limang litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ano. Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yun, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang manakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya eh, ng pentel pen. Dahil nga ayaw niyang ano, na i-reveal sa akin yung ano, iniingatan niya rin. May mga iba po na mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, no, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, no, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So, sino yun, mga kasama mo? Makikita po yun doon sa ano. Kaya nga ang ano ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po, hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, ano? Isa ang involved, isang regional director. Meron ako na investigahan dyan. Isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na investigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestiga ko siya, pati ho yung mga drug company, na kilalang drug company, na hawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po yun na usual. Yung mga kinukuna ko ng statement dyan na ano, hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko matatandaan kasi kinakailangan ko i-ano yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat niya sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report, at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, nandyan ngayon, so denied mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito, sir. Your Honor, ano, ako naiintindihan ko si Gerald Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, eh yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang ano, no, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong ano, no. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito eh, sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko eh, papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika.
yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility? Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat sa, siguro it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director ng time na yun? No, sir, Your Honor, ano, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Mm-hmm. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po, pwede naman po siya mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. Eh. Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma noon? Yes, Your Honor. Ako yung, ano, yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, no? Pinapunta ng opisina at pinag-execute ng abidabit. Bakit? Para lang i-repute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod niyon? Yung address ni Maris Ensoriano po, Your Honor. Dali. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng apidabit yung mga tao na yun? Hindi po, hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisaan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Eh, yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PIDEA ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari na meron.